So good morning. So welcome. So today discuss natin about electric motors. So we are surrounded with this kind of electromechanical devices. Kahit saan tayo titingin, we can see some examples of this type or application of these electric motors. For example, either in business or home appliances, may makikita tayo gaya ng washing machine, electric fan, air conditioning unit, blender, so on and so forth. As what we can see in this illustration here, makikita natin, for example, yung drill bit na ginagamit natin pambutas at saka yung blender na ginagamit natin pang juice or shake are using the principle of electric motors. That is why in this lecture, we will take a look at the basic working principle of how this electric motor works. So we will be using animated model to discuss its basic parts and function and how this electric motor works. So without much further ado, let's get started. So there are two types of motors. We have an AC at saka yung DC motors. Basically, the difference is the most obvious difference is yung supply na ginagamit natin. Of course, yung AC na motor, yung supply niya to run the motor is of course the alternating current. Whereas, yung DC motors naman, DC yung or direct current yung ginagamit natin. Like, for example, yung battery, 12 volts or 24 volts battery. Yan yung gamit niya to run that motor. Or another application, there are also some other reasons why you are going to use AC at saka DC. Mostly guys, yung AC, yan yung ginagamit natin or nakikita natin sa mga appliances natin. Whereas yung DC naman, yan yung mga makikita natin which sa mga toothbrush ba yan or sa mga maliliit na mga bagay which uses yung mga battery. Okay, so before we proceed with the discussion of the working principle of an AC or DC motor, let us first have a recap yung sa concept about magnetic field. Yung makikita natin dito, yung magnet. Okay? This one is magnet, may north at saka south. And then yung nakikita natin nasa gilid dyan, yan yung tinatawag nating lines of flux. Take note guys, if you have watched the previous video, yung sa discussion natin about generators, makikita natin na this lines, these invisible lines, pwede natin itong mahalin tulad dun sa aura, the invisible aura sa paligid ni Gon at saka Kilua, yung tinatawag nating NEN, di ba? So, this invisible flux, yan yung makikita natin, or yan yung makikita natin dun sa mga experiments natin nung high school or college nung nilalagyan natin yung mga iron filings. Okay, so but basically the concept here is yung permanent magnet natin, in this particular case, may magnetic field yan na nakapalibot sa kanyang body. Okay, and then take note that the stronger the magnetic field, the greater the number of flux. Ibig sabihin lang yan, yung nakikita mong arrow dyan, pag lalong mas malakas yung magnet mo, mas marami yung lines of flux na makikita mo. Normally guys, dun sa experiment siguro nyo nung high school, yung lines of flux, yung concentration ng lines of flux, makikita nyo dun sa taas. Okay, dun sa taas at saka dun sa baba. And then dun sa malapit. And then, the farther the distance to the magnet, the weaker the, or the fewer the lines of flux. So, yun lang yung ibig sabihin nyo. The lines of flux, that represents the strength of the magnetic field in that particular area. Okay, and then, now, let us explore yung concept naman, yung i-recap natin because this is the one of the important things that you should remember first before we can discuss the how a motor works, yung laws of magnets. Okay, i-recap lang natin just for the sake of discussion. So, we have yung like poles repel and then unlike poles attract. Okay, ibig sabihin lang yan, for example, pag north-north yung dalawang magnet mo, di ba, nagre-repel yan. However, pag north-south yan, or different, unlike poles, north at saka south, nag-a-attract. Okay, let's take a look at this example here. So, for example, yung red natin is the north, and then yung kabila naman is also the north. So, ibig sabihin, there is a repulsive magnetic force. So, hindi yan magdidikit. Okay, so yan, tinutulak niya, tinutulak as much as possible. Okay? And then, pag binaliktad naman natin yan later, yan, for example, yung south naman at saka north, so there is an attractive magnetic force. Nagdidikit yung
yung dalawa. Magay yung white at saka red. Kasi take note, yung sa concept natin kanina, like poles repel, unlike poles attract. Okay? So yan. So i-discuss naman natin yung tinatawag nating electromagnetism. Ano ba yung tinatawag nating electromagnet? This is very important, guys, especially for you future engineers or marine engineers, yung concept ng electromagnet. Kasi this one, nakikita natin to sa mga contactors natin, sa mga relays natin, at saka sa mga valves natin. Okay, the main concept of electromagnetism is the combination of two principles. You have the electricity, at saka yung magnetism, the magnet. So, ibig sabihin lang yan, as what we can see in this particular figure here, a current carrying wire contains magnetic field. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang yan, pag yung wire daw, may kuryente yung wire na yan, there is a magnetic field surrounding that conductor. Okay? So, and then take note, guys, that the higher the amount of current flowing in that particular conductor, the stronger the magnetic field. Okay? And then the relationship between the electron flow, yung direction of current, in this particular case, guys, there are two types of current flow, right? We have the conventional current flow, ibig sabihin yan, yung assumption ng kuryente natin from the positive to negative. And then meron naman tayong tinatawag na the electron flow. The electron flow, ang tinitingnan naman natin dito, yung kuryente natin, ang analysis natin is yung movement of our electrons, which is from the negative. Kasi alam natin dun sa atomic structure natin na yung electron, di ba, negative yung sa electron, yung proton natin is positive, and then yung sa neutron natin is electrically neutral. So in this particular case here, pag sinabi mong electron flow, the movement of your current is assumed to be from negative to positive. So that is why the relationship of that flow, the current flow using the electron flow, and the lines of flux can be expressed using the left-hand conductor rule. Anong ibig sabihin niyan? Pag gamit ng ganito, if the direction of the current is flowing here, yung rotation ng lines of flux natin is paganyan. Okay? So pag may hinawakan kang isang bakal, and then take note, guys, ito dapat is the direction is from negative to positive. Okay, so from negative to positive, as what we can see here, negative to positive, and then yung lines of flux natin is rotating towards you. Okay? So yan. And then take note, guys, to strengthen the magnetic field, kasi yung nakita natin kanina is only a conductor. So to strengthen the magnetic field, meron tayong tinatawag na coil. Okay, so later on dun sa mga relays at conductors natin or kahit sa mga motors, generators, nakikita natin na marami yung mga wires na iniikot-ikot in a form of coil. One of the basic purpose bakit iniikot-ikot yan is to strengthen the magnetic field. Okay? Yan. And then also, as what we can see here, yung magnetic field, okay? Yung magnetic field, pag pinakoil natin siya, is very similar dun sa magnet na nakita natin, okay? Paikot-ikot. And then, dito sa kabila, makikita mo na, dun sa medyo malayo, makikita mo na yung negative nandun sa taas at saka yung positive nandun sa baba. So, the direction of the magnetic flux is paganyan. And then, take note, pag binaliktad natin yung polarity natin, na yung positive naman nandun sa taas and then yung negative nasa baba, eh, baliktad naman yung ikot ng flux natin. Okay, later on, makita natin yung importance of why we have to understand this principle. Okay, and then, di ba, sabi natin kanina na to strengthen the magnetic field, pwede mong i-increase yung kuryente, yung current. To strengthen the magnetic field, we can increase the current supply. And then we can also make it a coil. Okay, and then the last one is we can use yung tinatawag nating iron core. So pag may iron core ka daw, mas na-strengthen yung magnetic field natin kasi bumaba yung tinatawag nating reluctance. Okay, ang ibig sabihin lang yan, mas madali na yung biyahe ng mga magnetic field natin na may bakal ka compare sa hangin or air. Okay, and then this portion here is very, very important. Kasi
yung sa stator natin, okay, take note guys, yung stator ng motor natin, ibig sabihin ng stator, that is the stationary part of our motor, and while the rotor, yan yung rotating part natin. And then take note that this principle here is used in the stator wherein yung coil natin of a wire is wrapped in an iron core. Okay, so later mas makita natin dun sa animation or sa model in this part, in our lecture. And then take note also guys na pag ni-reverse natin yung polarity, nagre-reverse din yung magnetic field. So without this principle here, without yung diniscuss natin kanina, yung magnet at saka yung electromagnet, the motors will not be able to work. Okay, that is why it is very important to understand the science of motors, okay, para mas makapture natin why motors rotates. Okay, why motors rotate. Okay, so in this particular video here, makita natin, assuming lang natin may bakal tayo dyan, and then take note guys, hindi yan, di ba? Nakikita natin na yung bakal natin, hindi naman yan magnet. But take note, pag may conductor kang nilagay dyan, ito nagkakaroon siya ng nagiging, tinatawag natin siyang electromagnet, wherein pwede na siyang may north at saka south. And then this also possesses the properties of magnet. Okay, but unlike poles attract and then like poles repel. But the good thing about this magnet here, electromagnet, pwede natin siyang i-on, pwede natin siyang i-off, compared to the permanent magnet na always on. So, dito naman, pag ni-reverse natin yung supply natin, nagre-reverse din yung polarity ng magnet natin. Yung north naman, nandito sa kabila, yung south, nandito sa kabila. Reverse natin ulit, and then makita natin na nagre-reverse din yung electromagnet natin. So, that's one of the good things na of an electromagnet. So, para mas madali yung illustration, pwede natin ipagpalit na yung mga wires. Okay? So, yan. So, i-recap lang natin the importance of the concept of an electromagnet. Yung electromagnet natin will act the same as a permanent magnet. However, the good thing is pwede natin itong i-on, pwede natin itong i-off using the switch. And then, take note, if we are going to reverse, kasi yung magnet natin kanina, yung permanent magnet, kailangan mo talagang iikot, right? But in this particular electromagnet here, if we are going to reverse the polarity of our supply, di ba, inikot natin yung battery natin or binaliktad natin yung wire natin, yung polarity ng north at saka south ng magnet natin, nag-iiba din. Okay? So, yan yung basic working principle of an electromagnet. So, i-discuss naman natin ngayon yung tinatawag nating motor rotation. Okay? So, paano ba umiikot yung motor natin? So, in this particular figure here, meron tayong the rotor. Okay, yung rotor natin, yan yung umiikot natin. So take note guys, yung rotor ng motor natin is an electromagnet. Okay, electromagnet, and then yung stator natin or the stationary part is the permanent magnet. Okay, so yan. So anong nangyayari dito? Paano daw umiikot yung motor? So as what we can see here, di ba? Yung sa discussion natin kanina, unlike poles, north at saka south, attract. And then, like poles, north at saka north, repel. So, in this particular force figure here, there is an attraction. Okay? Tingnan mo. Yung north dito, at saka yung south niya, kasi unlike poles mo yan, so hinihila niya papunta dito sa kanya. Okay? Same with dito sa baba. Okay? Same with dito sa baba. Yung S dito, yung south, hinihila niya papunta dun sa north. Okay? Kasi that is unlike poles. So, binaikot niya. Inattract niya papunta sa kanya. Okay? And then since yung rotor natin dito, yung nasa gitna dito, is an electromagnet, ibig sabihin yan, yung principle na diniscuss natin kanina, na pwede natin siyang ibaliktad, pwede natin i-change yung polarity ng electromagnet para mag-replace yan. So ang gagawin natin dito ngayon, kasi pag yung north at saka south, diba, attraction na. Okay? Dumikit na yung north at saka south. Pag hindi mo binaliktad yung polarity niyan ngayon, pag hindi mo yung north, ginawa mong south, eh magsisteady lang yan. Diba? Hindi yan iikot. So in this particular case here, importante na the moment na medyo malapit na siya, malapit na siyang dumikit, yung north at saka south, papunta na, example yan, north at saka south, papunta na. So pag malapit na siya, we have to reverse the polarity of our electromagnet. So yung south niyan, north. So dapat baliktarin natin yung north, gawin natin south. So we have to reverse the
the polarity of our electromagnets. So, ang ginawa natin ngayon, pag bininitad natin, tingnan mo ha. So, yung positive dito, yung positive na nakikita natin dito, gawin nating negative. So, ibig sabihin natin yan, yung N dyan, magiging S yan. So, yan, S na siya. Nag-negative na kasi binaliktad na natin yung polarity ng electromagnet natin. So, ibig sabihin, yung stator na south, steady lang siya ng south, tapos yung north kanina na naging south. So, yung concept natin kanina, like poles repel. So, pag south at south na siya, i-repel niya, itulak niya pa layo. Okay, itulak niya palayo. So there is a repulsion, a repulsive force. So take note guys, makita mo na yung concept na may paikot-ikot na. Same din dun sa taas, yung north at saka north, there is a repulsion here kasi same polarity man siya. So makita mo kanina, yung kung ibalik lang natin, there is now a rotation. Okay? Pag north at saka south, papunta pa siya dun sa south, there is a repulsive force. And then the moment na palapit na siya, i-change siya yung polarity ng electromagnet and then naging south na siya and then repulsive force. Paikot-ikot lang yan, so on and so forth. So para mas maintindihan natin yung illustration kanina, let us take a look at this animated model. Okay, so we have S at saka north, south at saka north, and then butas natin, so paikot-ikot natin. So this will serve as our rotor. So makita natin, north at saka south, attraction. Okay, there is an attraction there, and then pag binaliktad natin yung polarity, there is a repulsive force. And then yung south, papunta dun sa north. Inikot natin, south, repulsive, attraction, repulsive, attraction, repulsive, attraction. So, paikot-ikot lang natin, binaliktad lang natin yung isa, automatic na yan, there is yung makikita na natin yung rotation. Okay, so ngayon, ang tingnan natin ngayon is yung basic construction of an electric motor using the principle na diniscuss natin kanina. Okay, but in this particular case here, palitan natin yung rotor natin in an electromagnet. So ibig sabihin, instead na yung kanina, yung binaliktad-baliktad natin, yung rotor na ngayon ang i-change-change natin using the concept of electromagnet. Okay, north saka south, and then, okay, pag binaliktad mo yung wires na yan, yung light blue na nakikita natin dyan, nag-iiba yung polarity ng magnet natin. So there is an attraction, north at saka south. Binaliktad mo, there is a repulsion, attraction, repulsion, attraction, repulsion. Okay? Yan. So, paikot-ikot lang yan, paikot-ikot lang yan. And then, para mas maganda yung ikot natin at saka to increase the torque, lagdagan natin ang dalawang magnet. Okay? May north at saka south. Okay? So, yan. So, same pa rin yung concept kanina. There is a continuous attraction at saka repulsion while changing the polarity of your electromagnet. So, ngayon, palitan natin ng naka-curve na magnet. Tapos, yung electromagnet natin kanina, palitan natin ng conductor na ganyan. So, this will serve as our armature. Okay? So, yan. So, yung magnetic field ng armature, we can imagine that one as a plane. So, nakita natin dito, same pa rin kanina, south at saka north, there is an attraction, repulsion, continuous attraction and repulsion. Okay? And then, binaliktad natin, baliktad-baliktad lang yung nasa dulo natin. So, para mas madali yung pagbaliktad-baliktad natin, kasi hindi naman pwede na magbaliktad tayo ng mga wires natin. So, we will be using yung sa commutator natin. Okay? And then, may brushes tayong nilagay. And then, take note na yung brushes natin are spring-loaded. So, ibig sabihin niya, yung spring niya, tinutulak niya yung brushes niya para there is a continuous contact with the commutator. Okay? So, yung commutator na yan, yan yung responsible for changing the polarity of our electromagnet. So, ganyan, north saka south, automatic, pag nag-change na yan, nag-change na siya ng cord, there is a swap, pag swap na yan, automatic, nag-change na yung polarity ng magnetic field natin or an our electromagnet. So, makikita mo, nag-change, pag-change mo dyan, bumaliktad na yung current. And then, take note, pag bumaliktad na yung current natin in our armature, bumaliktad na, na rin yung polarity of our magnetic field. So, yan. Pabaliktad-baliktad. Okay? Baliktad. The moment na naka-change yan, baliktad. Okay? And then, take note, guys. If you're going to switch it off, pag in-off natin yung current natin, supply natin, nag-off na yung armature natin. So, ibig sabihin, pag walang kuryente, there is no electromagnet. Okay? And then, there are also some problems pag nasa dito gitna. Baka ma-stuck tayo dyan. Okay? So, to address this problem dito, ginawa natin, dagdagan natin ng another
i-divide natin into 4 yung sa commutator natin. So ibig sabihin lang yan, instead na isang electromagnet lang yung imagination natin, mas may ginawa tayong another electromagnet, yan, yung another conductor yan, para at least pag wanla na yan, yun naman yung isa, para make sure tayo na there is a continuous rotation. Okay, yan, paikot, and then paikot. So using this one, ma-ensure natin na hindi siya mapuputol dun sa mga slot na yan, mga spaces na yan. Okay? So para mas maganda yung ikot na or smoother yung rotation ng motor natin, dagdagan natin ng other additional conductor. So para ma-ensure natin na tuloy-tuloy at saka swabe yung rotation natin. Okay? And then take note guys, we will be able to see this one, yung sa commutator na, yung sa DC generator na binaklas natin, parang ganito lang yung itsura ng commutator natin. So that is the reason bakit ganyan yung mga commutators natin. And then to strengthen the conductor, hindi naman parang skeleton lang yung nakikita natin na mga wires dun sa rotor natin, di ba? Marami yung mga wires na nakapalibot. Okay, the purpose of that wires is para mas tumaas pa yung to strengthen the magnetic field in our rotor. Okay, so it is also part of the lecture of this, the part of the coverage of this lecture to identify the basic parts, the basic working principle of a single phase motor. Okay, and then to illustrate the family tree of motors, ito yung diagram na pre-present ni Petruzilia, a very good book that discusses the concept of electric motors and control system. So we have two basic classification. We have the DC at saka AC motors. Okay, sa DC motor we have the permanent magnet, the series one, the shunt one, the compound one. Okay, and then meron din tayong tinatawag na AC motors. So sa AC motors guys, we have the single phase at saka yung polyphase. But the normally yung polyphase ibig sabihin lang mas maraming phase. So the most common na polyphase is yung tinatawag nating three-phase motors. Okay? Normally ginagamit yung three-phase motors sa mga industrial plants at saka of course sa barko later on. Discuss natin 'yan. So yung sa single phase at saka polyphase, meron tayong induction or tinatawag nating asynchronous na motors, and then this one naman is synchronous. Okay? So but the most common na ginagamit natin or nakikita natin is yung asynchronous or yung tinatawag nating induction motors. Okay, sa induction motors naman, meron tayong squirrel cage at saka yung wound rotor. So there are also some classifications, hindi na natin isa-isa yan. But normally yan, ang most common na makikita natin at ginagamit natin, yung induction, single phase, kung dito sa mga paligid lang natin makikita, yung sinasaksak lang natin automatically dun sa mga wall outlet natin, the common is yung single phase, AC motor, single phase induction squirrel cage. Okay? But, yun sa AC. Yung sa polyphase naman, yung sa three-phase naman, same pa rin siya, but the good thing about the three-phase motors is mas mura siya. That is why it is most commonly used sa industrial plants. Mas mura siya with the same horsepower. Okay? So, yan. At tapos, yung sa single phase naman, compared to three-phase motors, mas malaki yung single phase motors with the same horsepower. For example, one horsepower na motor. Mas malaki yung single phase kumpara sa three-phase motors. But later on, the good thing about this discussion here in our electrotechnology tree, later on, we are going to run and to wire yung tinatawag natin direct online, forward reverse, at saka sa Y-delta later on. Okay, so yan. So yung single phase, unlike the three phase motors, they are not self-starting. So yung three phase motors natin, pag sinaksak mo yan dun sa three phase supply, automatic aandar yan. But unlike with the three phase motors, yung single phase motors natin, kailangan niya pa yung tinatawag natin auxiliary means of starting. So kailangan niya pa ng additional tulong para maka-start siya. Okay, that is why the single phase induction motors or single phase motors are classified by their start at saka run characteristics. So, they are classifically they are categorized as split phase, the split phase capacitor at saka yung
shaded pole. So, hindi na natin to masyadong i-discuss thoroughly, but yung makikita lang natin yung basic diagram at saka para saan yan ginagamit. So, in this particular case here, yung split phase motor, yan yung diagram yan. So, may run winding at saka yung start winding. Okay? So, anong ibig sabihin lang yan? So, dalawa yung windings niya. Kaya nga, tinawag siya na split phase winding. Okay? Yung winding niya, hinati niya, merong pang running at saka merong pang starting lang. Okay? Take note guys, yung makita nating centrifugal switch dyan, yung centrifugal switch will determine na pag 75% na yung 75% of the rated speed of the motor, automatic mag-disengage yung centrifugal switch para yung maiwan na lang is yung run winding na yan. So, yung purpose lang, imagine lang natin guys na yung start winding, yung purpose lang yan is to help start the motor. So, siguro we can imagine this one yung sa bukid, di ba? Sa mga bukid na mga bumba. Ay, hindi bumba, na bam, ha? Yung mga, ano ba yan? Yung parang, ano ba yan? Yung parang tubig ba, di ba? So, before ka makaandar na tuloy-tuloy na agos ng tubig, kailangan mo munang lagyan ng small amount of water. Tinatawag namin sa Bisaya yung kati. Okay, katihan sa nimo. So, katihan sa ito nimong kuhan, ang bumba ni mo, and then later on, tuloy-tuloy na yung aagos ng tubig mo. Basically, okay, pag nakaagos na yung tubig mo, of course, hindi mo na kailangan nung kati. Same with this principle here. So, pag nakaandar na yung motor mo, hindi mo na kailangan nung start winding. So, automatic, yun ka na yung run winding na yung responsible for the continuous rotation. Okay? So, this is the figure, yung sa centrifugal switch. So, basically, yung centrifugal switch natin is normally closed. So, normally closed yan. Alam natin sa electrotechnology 1, na yung normally closed natin, pag wala kang ginawa, naka-close na yung switch natin. Okay? But, as what I've said a while ago, pag nakaabot na siya dun about sa 75% of the rated speed of the motor, automatic mag-disengage na yan, mag-open na yan. So, open on run, as what we can see here. Okay? So, the split phase induction motor is the simplest and the most common type of single phase motor, and it is less expensive, but ito yung disadvantage niya, single phase motors are considered to have low or moderate starting torque. Okay, yung torque niyan is yung how strong yung pag-ikot ng motor natin. And then typically, yung range ng horsepower nito is nasa 1/2 horsepower lang. Okay, the other one naman is the split phase capacitor. Ito na yung common na nakikita natin na may mga parang nasa taas. Madali lang ma-identify yung split phase motor. And then normally naman, ito yung makikita natin dun sa mga galingan ng lubi, so on and so forth. Okay? Yung split phase na may makita kang capacitor dyan. Okay? So the good thing about the capacitor start motors, it provides yung more than double the starting torque. So ibig sabihin, mas malakas yung ikot niya. Eh, mas malakas yung ikot niya with 1/3 less than the starting current. Okay? So, later on, makita natin yung tinatawag nating surge current when we start our motor. Okay? Pagpaandarin mo yung motor mo, makikita mo dun sa ammeter mo na there is a surge current. So, surge current, and then, pag nasa steady niya siya, automatic, magsistabilize na yan. And then, the good thing about this, split phase capacitor motor, mas malakas yung ikot ng motor mo, pero mas mahina yung starting current natin. And that is very, very important. Although, this capacitor start motor is much more expensive compared to split phase kanina na motor kasi because of the additional capacitor. Okay? And then, the application range is much wider compared to kanina because of the higher starting torque and lower starting current. Okay, and then yung split phase capacitor naman, meron naman tayo yung tinatawag na capacitor start and capacitor run motors. Okay? So dalawa na yung capacitors natin. This is very easy. You can identify this one easily pag nakita mo to dun sa industry or sa kahit saan. May dalawang capacitor na parang naka-mount sa itaas niya. Okay? So the good thing about this one, this type of motor operates at a lower full load currents and higher efficiency. So,
mas maganda yung efficiency niya, mas mababa yung lower full load current. So this implies na pag mababa yung current niya, mas mababa yung working temperature of this type of motor. So ibig sabihin lang yan, hindi to masyadong mas mainit compared dun sa kaninang yung nakita natin na capacitor motor. Okay, na isa lang yung capacitor. And then the main disadvantage of course is the higher price. Well, is the higher price kasi instead na isang motor lang, isang capacitor lang yung naka-attach dyan, dalawa na yung capacitors sa taas ng motors natin. Okay, and then they are available normally in sizes like 1/2 horsepower to 25 horsepower. Okay, so this type of motor is used in starting hard loads. So yung parang mas mabigat pa ikutin yung mga loads natin. Okay, which includes the woodworking machinery, the air compressors, the high pressure water pumps, the vacuum pumps, and then the higher torque, other higher torque applications na yung supply natin is only single phase. But normally guys, dun on board ship at saka sa other industrial plants, ang ginagamit nila is the three phase type motors. Okay? So the last one is yung tinatawag natin the shaded pole motor. So this type of motor, ito lang yung naiba natin. Unlike other types of single phase na na-discuss natin kanina, shaded pole motors have only one winding. So isa lang yung winding niya, and then there is no start at saka switch. Okay? And then of course, same with other type of single phase motor, it uses yung squirrel cage induction na rotor. Okay, so normally guys, ito yung ginagamit natin for lower type of lower voltage of application. Low starting torque and then lower efficiency ratings, but normally, may gamit na naman kahit mas mababa yung ratings niya. For example, hindi mo kailangan masyado ng mga high-powered. So, small sizes, the ranges, the available horsepower is only ranging from 1 over 20 to 1 over 6 horsepower. So, medyo maliit siya. And then this one is the illustration. Okay? So, later on, sa next discussion natin, we are going to discuss yung common na nakita natin on board ships, yung tinatawag natin three-phase induction motors. Okay? So, if you have some questions or clarifications, please comment down below and I will try to answer your questions as soon as I can. So, good luck and God bless.